Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Kuwait, pinayagan na ng gobyerno doon ang mga sport activity. Kaya naman, nag-organisa kaagad ng isang sports fest ang Filipino organization sa natural lugar. Sa Saudi, kabilang naman sa nabakunahan ang mga undocumented at distressed OFWs sa embassy at polo shelters. Nagpapatrol si Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos pumutok ang COVID-19 pandemic, balik sports activities ang Kuwait matapos tanggalin ng gobyerno ang sports ban. Kaya naman isang invitational indoor sports fest ang agad inorganisa ng Association of Filipino Organizations in Kuwait o ASFOC. This is one way of taking our stress out, no? And then at least may pakita natin sa community na we are going back to new normal. Kaisa sina Vice Consul Jocel Mostajo at Assistant Labor Attaché Catherine Duladol sa sports event. Nakalabas pa rin tayo, di ba? Salamat tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng event na ito. Sana tuloy-tuloy na sa mga susunod na buwan. Sa Riyadh, Saudi Arabia, dinayo ng mga taga-Ministry of Health ang mga undocumented OFW sa polo at embassy shelter para bigyan ng libreng COVID-19 vaccines. Umabot sa 308 na mga undocumented OFWs ang nabakunahan. Ang pagbabakuna ay tugon sa apela ni na Ambassador Adnan Alonto at DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. kay His Excellency Adel bin Ahmed Al Jubeir, Saudi Minister of State for Foreign Affairs, na mabakunahan din ang mga nasa shelter at masiguro ang proteksyon sa mga Pinoy workers. Apela ni Alonto sa iba pang undocumented, huwag mag-atubiling lumapit sa embahada at polo oras kung gusto nang sumama sa mga repatriation program at magpabakuna na rin kung may pagkakataon. Ang virus naman, hindi naman namimili yan kung documented ka or undocumented or Pilipino ka or what not, di ba? So ang virus, kakapitan niyan basta tao. Bukas ang 587 vaccination and testing centers 24/7. Naglabas din ng abiso ang General Directorate for Passport na automatic ang renewal ng residence ID o ICAMA at exit reentry visa sa mga expats na na-stranded sa ibang bansa dulot ng COVID-19 variant. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Inalala po ng Filipino-American community sa California ang kontribusyon ng kanilang komunidad sa 1965 Delano Grape Strike, kung saan ipinaglaban ang mga karapatan ng mga magsasaka. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Malapit na ang Oktubre, kung kailan idinadaos ang Filipino-American History Month, kung kaya't inalala din ang kasaysayan ng mga magsasakang Pilipino sa Central Valley region ng California at kung papaano nila ipinaglaban ang kanilang mga karapatan bilang manggagawa noong dekada 60, kasama ang kanilang leader na si Larry Itliong. Sa bayan ng Delano man nagsimula ang strike ng mga magsasaka, nagkaroon naman ng malawakang pagbabago sa pamamalakad ng mga sakahan sa California nang dahil sa kanilang pakikibaka. 15 anyos lang noon si Mary Jane Galbiso habang nagtatrabaho sa Nyland noong nagsimula ang strike. All the Filipino crews, we're so organized. Si Galbiso ay may-ari na ngayon ng Ilocano Farms, isa sa mga natitirang Filipino farming community sa buong Amerika. Sinisigurado niyang alam ng mga kabataan ngayon ang mga pinagdaanan ng mga sinaunang Pilipino. Dahil sa mga manong sa Delano, sa pamumuno ni Itliong, napag-isa ang mga Pilipino at Meksikanong mga magsasaka at bumuti ang kanilang sweldo at kondisyon sa trabaho matapos ang 5 taong strike. Ayon kay Galbiso, marami pa rin pinagdadaan ng mga pagsubok ang mga sakahan ngayon, kasama na dito ang patuloy na tagtuyot at kakulangan ng funding mula sa gobyerno. Gayunpaman, tulad ng mga nauna sa kanila, patuloy ang kanilang pakikibaka
pagtulong sa isa't isa at pagtaguyod sa kultura at kasaysayang Pilipino sa parteng ito ng California. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Maraming Pinoy po sa gitnang silangan ang umahabol sa huling linggo ng Overseas Voter Registration. Nagpapatrol Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Better late than never. Kaya naman maraming mga Pinoy ang dumagsa sa Philippine Embassy sa Kuwait para humabol sa huling linggo ng Overseas Voter Registration. Pinayagan ang walk-in simula weekend hanggang September 30, 2021. Para sa ilang OFW, mahalaga ang makaboto ngayong 2022. Kailangan na nating parang gisingin yung ano natin, nating damdamin. Kasi alam natin we're in the pandemic right now. Para po ano, maboto namin yung sino karapat-dapat po. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, higit 96,000 ang active registered voters at inaasahang aabot ng mahigit 100,000 ang bilang ng botante sa Kuwait sa halalan sa 2022. We encourage you po, ang ating mga kababayan dito sa Kuwait, to exercise their right to vote po, their right of suffrage po. Let's all strengthen our democracy. Sa Saudi Arabia, dinagsa rin ang overseas voter registration sa embahada ng mga Pinoy na idiniin ang kahalagahan ng pagboto. Sayang din naman kung hindi makakaboto eh. Kailangan din naman kasi parang responsibilidad din natin. Sa pagpili naman kasi na mamumuno, dapat bumabase sa kanilang mga accomplishment. I feel accomplished and I feel quite responsible. For me, gusto yung makakatulong po talaga sa bansa natin, hindi po talaga yung korang. May 3 overseas voting registration centers sa Riyadh na bukas hanggang September 30, 2021. Ayon sa embahada, umabot na sa lampas 48,000 ang mga bagong registered voters mula noong December 2019. Meron na po tayong bagong mga registrants na 48,000 Filipinos po. Kung pagbabasehan naman po yung registered voters noong last presidential election, meron po tayong registered voters na more than 120,000. We can make a difference po, mga kababayan ko dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Tayo po ay pwedeng maging deciding factor sa darating na eleksyon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, may mahigit 2 milyong OFW sa gitnang silangan na maituturing na swing vote sa halalan 2022. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. May Pinoy connection sa Canada ang bagong hit album ng sikat na Pinoy boy band na SB19. Karamihan kasi sa mga kanta nila ay pinroduce ng isang Filipino-Canadian sa Toronto. Nagpapatrol, Hector Docto. My name is Hector, and today we're going to talk about how I produce the number one... Pinoduce ng Filipino-Canadian music producer si Simon Servida ang 5 sa 6 na tracks ng bagong album ng Pinoy band na SB19 na pinamagatang Pagsibol. Si Servida ang nag-ayos ng mga awiting Wat, Mapa, Salamat, Mana at Bazinga matapos siyang lapitan ni SB19 leader na si Pablo. He watched some of my YouTube videos because I do a lot of educational content about how to produce music, so I guess he stumbled upon a couple of those and then he just reached out to me from there. Salamat sa teknolohiya, hindi kailangan nasa isang lugar sina Servida at Pablo para mag-collaborate sa mga awitin. Pablo would send me an a cappella, a demo of his vocals, so which is pretty much the song written out completely, and then me, him, his brother, we would produce the beat around his vocals. Maaring hindi naging profesyon ni Servida ang pagiging music producer kung nasunod ng kanyang ina na nangarap maging doktor ang kanyang anak. Kumukuha ng biology si Servida sa University of Guelph sa Ontario na matanto niyang degree sa musika ang kanyang gustong tapusin na sinuportahan naman ng kanyang mga magulang. Nagtuturo si Servida ng beats lessons sa kanyang Pro Level Beats website. Nagbibigay din siya ng libreng tutorial sa kanyang YouTube channel kung saan mayroon siyang mahigit 500,000 subscribers. Nagagalak si Servida sa mga papuri ni Pablo sa kanya. Anya'y lubos ang tuwa niya na maging bahagi ng matagumpay na album. It's hard to believe. I'm really honored too, but I don't know what to think about it. It's nice to hear though, because I look up to them as well. I had no idea it would be that successful. This is the biggest
thing I've ever worked on so far in my career. Sinabi ni Servida na nais niyang pumunta ng Pilipinas matapos ang pandemya. Pangarap din niyang muli makatrabaho at makita ng personal ang sikat na grupo. Para sa TFC News, Hector Docto, Vancouver, Canada. At yan po ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan!